Hello mga kawan, narito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa tamang lokasyon at benepisyo ng money plant. Ang money plant ay tanyag at kilala sa pagdadala ng pagiging positibo, kasaganaan at swerte sa lugar. Tulad ng bawat vaso pati na rin ang feng shui, ang mga halaman na ito ay may isang malakas na epekto sa kagalingang pampinansyal. Ang halaman na ito ay isa sa pinakamahusay na halaman na nagpapalakas ng bahay sa pamamagitan ng pagsala ng hangin at pagdaragdag ng daloy ng oksigen. Kaya naman narito na ang tamang lokasyon para sa money plant upang madamasa mo ang benepisyo at swerte ng taglay nito. Number 1, ilagay malapit sa mga electronics na kagamitan gaya ng TV, Wi-Fi router or computer. Ang halamang ito ay sumisipsip ng mapanganib na radiation na ginagawa ng mga elektronikong gadget na ginagamit sa bahay. Kaya naman iminumungkahi ng mga dabuhasa sa feng shui na maglagay ng money plant malapit sa mga kagamitang katulad ng telebisyon, computer at wifi router. Number 2, ilagay sa silid-tulgan at matatalim na sulok. Nakatutulong ang halamang ito pang makaya ang stress at pagkabalisa, lalo na kapag inilagay sa isang matalim na sulok. Ang paglalagay ng isang halaman ng pera sa silid-tulgan ay nakatutulong na maiwasan ang pagtatalo at pagalingin ang mga karamdaman sa pagtulog. Number 3, palaguin sa loob ng bahay sa isang bote or mini jar. Ang napakahalagang benepisyo ng halamang ito ay nakakaakit ito ng kayamanan gaya ng pangalan nito. Tulad ng bawat vaso, pinipigilan nito ang negatibong enerhiya na lumilikha ng silid para sa positibong enerhiya. Iminumungkahi ng mga eksperto ng vaso na ang pagpapanatili ng isang halaman ng pera sa bahay ay makakatulong na alisin ang mga hadlang sa pananalapi at magdudulot ng kaularan at swerte. Sinasabing ang halaman ng pera ay tumutulong na magdala ng maraming mapagkukunan at inirerekomenda na palaguin ito sa loob ng bahay. Ang money plant ay nakikinabang sa maximum kapag ito ay lumago sa loob, sa halip sa labas ng bahay. Maari mo ring palaguin ito sa loob ng isang botelya o isang mini jar. Kung ang isang halaman ng pera ay inilagay sa labas ng bahay, tiyakin na iiwasan ito ang mula sa direktang sikat ng araw. Number 4, North Entrance. Kapag ang halaman ng pera ay inilagay sa hilagang pasukan, sinasabing nakakaakit ito ng bagong mapagkukunan ng kita at iba't ibang mga oportunidad sa karera sa mga residente. Nagdadala rin ito ng swerte sa loob ng bahay. 5, Direction ng Timog Silangan ayon sa bawat vaso. Ang halaman ay dapat ilagay sa timog silangan na direksyon ng bahay o ng silid. Tulad ng bawat vaso, ang direksyong timog silangan ay pagmamay-ari ni Lord Ganesha at ang direksyon ng planetang Venus. Tinatanggal ni Lord Ganesha ang mga hadlang at si Venus ay nagdadala ng kayamanan. Direksyon ng timog silangan ayon sa feng shui. Tulad ng bawat feng shui, ang timog silangan na lugar, aka bagwa na lugar, ay konektado sa katatagan sa pananalapi at kasaganaan. Sinasabing ang pera ay karaniwang inilalagay sa timog silangan na lugar ng bahay na siyang dahilan kung bakit ang pagpapanatili ng isang halaman ng pera sa direksyong ito ay nakakatulong sa pag-akit ng kayamanan. 7. Iwasan ang direksyon sa silangang kanluran. Ang halamang ito ay hindi dapat ilagay sa direksyong silangang kanluran ng bahay o silid dahil nag-aanyaya ito ng gulo. Maari itong humantong sa mga problemang pampinansyal o mga pagtatalo at magulo na sandali sa mga may asawa. Number 8, iwasang mailagay ang halaman malapit sa mga pulang bagay. Iwasang maglagay ng halaman ng pera malapit sa anumang mga pulang kulay ng items o sa mga pulang surface. Sa katunayan, iwasan ang paglalagay ng iyong halaman ng pera malapit sa kusina. Ang paglalagay ng iyong halaman ng pera malapit sa mga bagay na ito ay maaari magalis ng swerte at ang dalang yaman ng halaman. Number 9, green at blue vase. Ang paglaki ng halaman ng pera sa isang berde o arsol na vase ay nakakatulong na maging bitan ng higit na kayamanan at makakatulong na alisin ang anumang mga hadlang sa daloy ng enerhiya. Gumagawa ito ng mas maraming puwang para sa positibong daloy ng enerhiya. Number 10, huwag hayaan ang mga dahon na hawakan ng lupa. Ang iyong lumalagong halaman ng pera ay hindi maayos. Ang pruning ay napakahalaga. Siguraduhin na ang mga dahon o tangkay ng iyong halaman ng pera ay hindi nahuhulog sa lupa.
dahil ito ay tinuturing na lubos na hindi ka nais-nais. So yan lamang ang ilan sa mga katotohanan tungkol sa mga halaman ng pera na makatulong sa pag-akit ng kayamanan at naglalabas ng negativity mula sa lugar. Binipisyo at swerte ang taglay nito. Number 1, ilagay malapit sa mga electronics na kagamitan gaya ng TV, Wi-Fi router or computer. Ang halamang ito ay sumisipsip ng mapanganib na radiation na ginagawa ng mga elektronikong gadget na ginagamit sa bahay. Kaya naman iminumungkahi ng mga dabuhasa sa Feng Shui na maglagay ng money plant malapit sa mga kagamitan katulad ng television, computer at Wi-Fi router. Number 2, ilagay sa silid-tulugan at matatalim na sulok. Nakatutulong ang halamang ito pang makaya ang stress at pagkabalisa, lalo na kapag inilagay sa isang matalim na sulok. Ang paglalagay ng isang halaman ng pera sa silid-tulugan ay nakatutulong na maiwasan ang pagtatalo at pagalingin ang mga karamdaman sa pagtulog. Number 3, palaguin sa loob ng bahay sa isang bote or mini jar. Ang napakahalagang benepisyo ng halamang ito ay nakakaakit ito ng kayamanan gaya ng pangalan nito. Tulad ng bawat vastu, pinipigilan nito ang negatibong enerhiya na lumilikha ng silid para sa positibong enerhiya. Iminumungkahi ng mga eksperto ng vastu na ang pagpapanatili ng isang halaman ng pera sa bahay ay makakatulong na alisin ang mga hadlang sa pananalapi at magdudulot ng kaunlaran at swerte. Sinasabing ang halaman ng pera ay tumutulong na magdala ng maraming mapagkukunan at inirerekomenda na palaguin ito sa loob ng bahay. Ang money plant ay nakikinabang sa maximum kapag ito ay lumago sa loob, sa halip sa labas ng bahay. Maari mo rin palaguin ito sa loob ng isang botelya o isang mini jar. Kung ang isang halaman ng pera ay inilagay sa labas ng bahay, tiyakin na iiwasan ito ang mula sa direktang sikat ng araw. Number 4, North Entrance. Kapag ang halaman ng pera ay inilagay sa hilagang pasukan, sinasabing nakakaakit ito ng bagong mapagkukunan ng kita at iba't ibang mga oportunidad sa karera sa mga residente. Nagdadala rin ito ng swerte sa loob ng bahay. 5. Direksyon ng Timog Silangan ayon sa bawat vastu. Ang halaman ay dapat ilagay sa Timog Silangan na direksyon ng bahay o ng silid. Tulad ng bawat vastu, ang direksyong Timog Silangan ay pagmamayari ni Lord Ganesha at ang direksyon ng planetang Venus. Tinatanggal ni Lord Ganesha ang mga hadlang at si Venus ay nagdadala ng kayamanan. Direksyon ng Timog Silangan ayon sa Feng Shui. Tulad ng bawat Feng Shui, ang Timog Silangan na lugar, aka Bagua na lugar, ay konektado sa katatagan sa pananalapi at kasaganaan. Sinasabing ang pera ay karaniwang inilalagay sa Timog Silangan na lugar ng bahay na siyang dahilan kung bakit ang pagpapanatili ng isang halaman ng pera sa direksyong ito ay nakakatulong sa pag-akit ng kayamanan. 7. Iwasan ang direksyon sa silangang kanluran. Ang halamang ito ay hindi dapat ilagay sa direksyong silangang kanluran ng bahay o silid dahil nag-aanyaya ito ng gulo. Maari itong humantong sa mga problemang pampinansyal o mga pagtatalo at magulo na sandali sa mga may asawa. Number 8. Iwasang mailagay ang halaman malapit sa mga pulang bagay. Iwasang maglagay ng halaman ng pera malapit sa anumang mga pulang kulay ng items o sa mga pulang surface. Sa katunayan, iwasan ang paglalagay ng iyong halaman ng pera malapit sa kusina. Ang paglalagay ng iyong halaman ng pera malapit sa mga bagay na ito ay maaari magalis ng swerte at ang dalang yaman ng halaman. Number 9, green at blue vase. Ang paglaki ng halaman ng pera sa isang berde o arsog na vase ay nakakatulong na maging bitan ng higit na kayamanan at makakatulong na alisin ang anumang mga hadlang sa daloy ng enerhiya. Gumagawa ito ng mas maraming puwang para sa positibong daloy ng enerhiya. Number 10, huwag hayaan ang mga dahon na hawakan ng lupa. Ang iyong lumalagong halaman ng pera ay hindi maayos. Ang pruning ay napakahalaga. Siguraduhin na ang mga dahon o tangkay ng iyong halaman ng pera ay hindi nahuhulog sa lupa dahil ito ay tinuturing na lubos na hindi ka nais-nais.